Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit. Puro kabig, mga ganid, manluloko. Mapanglamang, mga taong walang modo. Di makontento, mga puro abusado. Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit. Puro this song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Tanga-tanga, huwag kang tanga. Pagkat walang gamot yan sa taong tanga, huwag kang tanga. Huwag kang tanga-tanga, tangan-tanga. Malamang na sa'yo, ikay madisgrasya. Anyway, mga kababayan, magandang araw po. So dito tayo sa part 2 ng Zero Logic series nila Baby Boss Samar tsaka ni Ghost Hunter 88. 'Di ba? Bago mag-start ang lahat, 'di ba? Nag-publish ako ng video kagabi. Gusto ko lang sanang sagutin 'to. 'Di ba? Yung video na pinublish ko kagabi, yung kasama si Ninyo Barsaga. Nasa ano po 'yon? Nilipat ko sa kabilang channel, yung Bungo Ghost Hunter TV na channel. So, nag-comment si ano, play muna natin yung video na yun ha, doon sa kabilang channel. Hindi, para, kasi, men, yung kukote kasi ng kausap natin mahina eh. Hindi ako nagmamagaling nga, oy, hindi ako katalinuhan. Baka isipin nyo matalino ako ha, high school ako, 75 ang average ng grade ko. Maligaya na ako noon, baka 75. Nag-college ako, halos lahat, kung makikita yung transcript ko, halos lahat puro 3. Diba? Maligaya na ako noon. Maka-3 ako. Importante kasi sa akin, ano, mababaw lang ng makaligayahan ko. Importante sa makapasa. Pero never ako maging tanga. Diba? Never akong maging tanga. So ito yung video na ginawa ko kagabi. Diba? Ito ay... Hindi ko, I'm so sorry, ano, kailangan ko explain dun sa mga nakakaintindi. Pagpasensya nyo na, pero kailangan kong i-explain ito sa mahihina ang ulo. So ipi-play ko to, ha. Magandang gabi po sa aming mga followers ni 18. Ito na yung pinakamalungkot na gabi yata mula nang nakilala ko si Linyo, sapagkat siya po ngayon ay I do not know kung kailan sila babalik. Parang ang sakit palang mamaalam sa isang kaibigan na taga-ibang dimension ng mundo. Ba't ako babalik dyan? Eh, puro kayo mga baliw dyan. Ang ina mo ka. Ha? Ihampas lupa ka. Ang ina mo ka, babalik. Tadyakan ko nga lang alam mong hayop ka. Yun ay si Ninyo Barsaga, yung bandang huli. So, nag-comment si Ghost Hunter 88 dyan. Ang sabi ni Ghost Hunter 88 dyan, buti pa kayo nakagawa kayo ng nagpaalam. Ano daw? Buti pa kayo nakapagpag... Sino sabi magpapaalam siya, idol? Ano daw? Gawa-gawa naman kayo ng story. Gumagawa daw ng story, sabi niya. Diba? Nahawaan yung mga followers mo, idol. Sana anak mo hindi mahawaan sa ugali nyo na magaling magbintang. Sabi ni Ninyo, budol kami. Baka kayo, para kayong linta. Ano yung bintang dito sa video na to? Nakakaintindi ka ba ng sarcasm? Obviously, hindi totoo. Si ito ba si Ninyo nyo? Si Ninyo Barsaga yan. Obviously, hindi yan totoo. Ano ba? Kumuha ng clip sa inyo. Meme yan. Meme. Naintindihan nyo ba meme? Sarcasm. Sarcastic. Diba? Ganito lang yan, men, ano? Paano ba ipapaliwanag sa mga bugok ang sarcasm? Yung mga bagay na alam mo naman hindi totoo. Obviously hindi totoo to. Hindi pagbibintang at saka Ghost Hunter, ha, ang kapal na mukha mo na sabihan mo kung gawa-gawa ng story. Eh yung ano, yung pagbintangan nyo ako na ako yung nagbanta sa inyo. 'Di ba? Sabi ganoon nung isang follower mo sa akin, "Bro, bawiin mo yung banta mo sa buhay ni Ghost Hunter 88, baka magka-problema ka." Ba't ako magbabanta sa iyo? Ano mapapala ko kapag pinagbantaan kita? Ang gusto ko, humarap ka sa akin sa debate.
'di ba? Teacher si ano si Baby Bosamar, intindihin mo ang meaning ng sarcasm, ng pagiging sarcastic. 'Di ba? Diyos ko naman. Anyway, ipagpatuloy na natin. So, ang main topic natin mga men, itong dalawa, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka zero ang logic nitong dalawang to. At saka kung gaano kayo inuulol at ginagawang bobo nitong dalawang to. Hindi, totoo to. Ipapakita ko sa inyo, ay dito pala sa kabila. Ipapakita ko sa inyo, may patunay ako. Hindi ako dumadaldal ng walang patunay, di ba? Katulad ng pagpumunta ako sa live ni Baby Boss ko, ano-ano sinasabi sa akin. Na ano, na message ko daw sila. Sabi ko doon sa live niya, sige, ipakita mo nga sa ano, sa live yung message ko sa iyo. Na binabantaan ko si Ghost Hunter 88, ipakita mo. Wala namang maipakita. 'Di ba? Ito may papakita ako dito, ginagawa niyo bobo yung mga follower niyo. Umpisa natin 'to. Naalala niyo mga men yung kinontent natin before na sulat ng duwende. Naalala niyo 'yon? 'Di ba? Yung ito 'yun eh, yung nakita yung sulat ng duwende. So, i-play natin 'to, ang title nito, months ago na 'tong ano na 'to. Months ago na 'tong video na 'to. 'Di ba? Ang title, di ko maintindihan sulat ng duwende na pinabigay niya kay Baby Boss. Ang galing niya kumanta. Anyway, doon tayo sa mismong sulat lang. So, i-play natin 'to. Ano 'to? Ha? Guys, di ko maintindihan, guys. So dito sa ano na to, obviously nakikita nyo naman yung writing ng duwende, di ba? Anytime pwede nyo nang gawa ng kopya yan. Screenshot nyo yung ano, yung screen nyo, then iprint nyo sa papel. May kopya na kayo instant ng sulat ni Linyo di umano. Di ba? So panoorin pa natin to. Man to naintindihan, anong sulat to? Sabi niya guys, ipabasa ko daw kay Baby Boss Samar po. Pabasa mo kay Baby Boss. Ngayon, tumakbo ka kay Baby Boss Samar. Ipa-translate natin kay Baby Boss Samar, di ba? Play natin. Ano natin, salin natin. Isasalin nyo! Ayan po, baka may nakakaalam kung anong klaseng alphabet to ito. Di ba? Ayan o, pwede nyo, ang linaw-linaw, di ba? Sige. Pwede naman kayong mag-comment, pero ako kahit kilugarin nyo pa yung buong diksyonaryo, magalugad kayo kung saan. Yeah, translate mo na. Bigay. Bisan mo lang kayo. Si Linyo? Oo, si Linyo. Oh, sige. Ito, alam mo to, 88. Yung ganyan. Post-storage to. Yan. Yan. That is letter is yan. Diba? Itong inaano mo? Ito naman. So, letter. Sa balon. Automatic na yan sa. Ano ibig sabihin sa balon? Hindi pa tayo. Yung diba? yung pag ganito po, itutok mo kasi dito sa yung ganito yung parang check. Tutok mo daw doon. Si Ghost Hunter 88 naman, di ko san-san umaano eh. Ama, L4 po yung ganyan. Forward natin hanggang matapos, di ba? King, Saba, Balito naman, yung ganon, yung ganon po. O yan po, yung ganon po, yu yan. Ku, ka. Talagang ano eh. Paganyan po. Merong training sa iyo yung mga nanonood kung paano i-translate yung sulat ng duwende, eh, di ba? Oh, sige, panoorin na natin 'to at mamaya patutunayan ko na inuulol kayo nitong dalawang 'to. Letter Y. Hukayin. Yung 2 that is I. Wow. Ayun, hukayin. Ano 'to? Yan. Yan, bilisan na natin. Pala 'yan. King. Ito, wala. Purong wala to. Parang wala. Dahil erasure yan eh. Sa atin pa yan, parang space lang yan. Woo! Eh bakit yun lang ang may ganon? Regalo. Sa akin? Ito sa... Sa... Huwag mong itapon yun. Ika. Yung four, that is ayan. Ito tabi ko. Ika. Tingnan nyo mabuti guys para malaman nyo kung bakit. Diba? Tinuruan mo pa. Guys, tingnan nyo mabuti para malaman nyo. In-encourage mo pa na tingnan mabuti yung ano, yung message. Diba?
pinangalandakan mo pa. Tama? Sinabi mo, di ba? Oh, guys, tingnan niyo mabuti. Oh. Guys. Tingnan niyo mabuti, guys, para malaman niyo kung bakit binigyan ako. Raw. Yung ano po, yung parang ganun star, that is W yan. Di ba? Oh, tingnan natin yung kabuuan ng message. Kung ano yung kabuuan ng message. Para malaman natin yung message, man. Oh, may ano, expert daw dyan. Kasi nabigyan ka daw ng... yung binabasa namin. Ng... Forward natin. Ito po talaga yung paano... Yung mismong meaning. Guys, ito nyo guys, oh. Nabasa okay. Nyo. Oh, diba? Sabi mo, guys, tingnan nyo. Ang aking... So message, sa balon, sa malaking bato, hukayin ang aking regalo. Tapos yung ganun, regalo. Sa ikalimang araw ng paglubog ng buwan. Oh, diba? Naintindihan na natin kung ano message nung ano nung duwende. Diba? Agree ba kayo? Alam na natin yung message ng duwende, diba? Oh. Ito, hukayin ang aking regalo sa ikalimang araw ng paglubog ng buwan. May minimension pang balon dyan. Hindi lang capture dito eh. Pero yan yung meaning ng message na gusto ipahatid ni Linyo. Then lipat tayo sa kabilang video. Dito na kayo ginagawang ulol nitong dalawang to. So 'di ba? Dahil siguro maraming nagkaroon ng interest na viewers, marami na nagpursigi sa inyo hukayin. At alam naman natin na hindi niyo naman talaga mahuhukay 'yan kasi gawa-gawa niyo lang 'yan. Imbento niyo lang 'yan eh. 'Di ba? Kayo yung nagsulat nung kagaguhan na yun na sulat ng duwende dahil marami kayo napapaniwala at overwhelming na ang nagsasabi doon sa kayamanan na yun. Ito yung ginawa nyo ngayon. Sabi ng mga viewers namin na na dahil baka magkakaroon ng interest doon sa kayamanan po. Diba? Kaya naisip namin na ibalik to sa'yo. Ako kung gagamitin kong kukote ko, kung yan ay tunay na kayamanan, kung ako lang ha, ewan ko sa inyo kung ano, hindi ko na dapat kino-content yan eh. Sa totoo lang. Diba? Bakit kailangan i-video nyo? Kasi nga, gusto nyo nang may maipalabas. Nakatarantaduhan. Na gusto nyo ipalamon sa mga viewers nyo. O sige. Kaya dun pa nga lang, zero logic na to eh. Diba? Pagpatuloy na. Mo. Ayan. Alam mo ba, Linyo? Guys, ito yung sulat. Linyo? Pinakita niya na naman yung sulat, ano? Ito yung sulat, pwede lang ba ibabalik ko to sa inyo kasi parang delikado po. Delikado daw. Bakit delikado? Sige lang, Linyo. Ayaw. Tanggapin mo, Linyo, kasi delikado yung pamilya namin ko. Delikado daw pamilya. In the first place, kung di ba naman kayo walang utak, bakit binroadcast nyo yan? Kung delikado pala. At ngayon, sinasabi mong delikado, pinapakita mo pa sa camera. Salamat po, naintindihan mo kami. Huwag ka mag-alala, Linyo. Darating ang panahon. Darating po ang panahon. Mahukay natin yan. Masagasaan po. Wala, kasi nape-pressure na kayo sa ano nyo, sa mga audience nyo na kailangan hukayin nyo yan. Kasi wala naman kayo mahuhukay. Ginawa niyong kabullshitan, sinusuli niyo kunyari. Pero bakit niyo isusuli? Ano pa ang use para isuli para hindi magamit 'yan? Eh alam na namin kung ano meaning niyan eh. Binroadcast niyo na. Ano yung logic doon? Zero logic, 'di ba? Walang sense. May isuli mo pa 'yan dahil nandito na sa amin yung ano, yung message ng sulat na 'yan. Kahit sunugin mo ngayon yung sulat na 'yan, wala nang sense. Kayo pa ba? May sense pa ba na ibalik niya yan? Alam na nating lahat. Itinuro mo pa nga sa mga audience mo na ano eh. Kung ano yung basa eh. Kung paano nga i-translate, tinuturuan nyo pa eh. Letter S ka mo. Ito yung letter S, di ba? Kahit alam natin, peke yan. At kasi laga ng sulat ng totoong tao, di ba? Pero tinuro nyo, man, eh, kaya zero logic to na ibabalik mo pa yung sulat na yan. Para ano, alam mo yon, para dahil delikado, di ba? O panoorin pa natin ha. Kung may ari ng lupa dyan, hindi niya alam talaga na may mirror na nakalagay doon. O, hindi niya daw alam na dahil binroadcast mo na. Di ba? Hindi kayo maintindihan eh. Alam nyo, kayo, parang ganito yan men eh, no? Kumukuha ka ng malaking bato, tapos pinupukpok mo rin sa ulo mo.
kinakagat mo rin yung sarili mong buntot eh. Dinidefy mo yung sarili mong logic. Alam mo palang delikado, ba't pina-flash mo pa rin yan? Diba? Hindi, maliban ba sa pagbasa dyan, ano pa ba magagawa ng papel na yan? Message lang naman ang meron dyan eh. Kaya anong sense ng soli? Alam na namin lahat. Yung ano, sa ikalimang buwan, eh, mauhu kayong kung ano man pwede hukay na yon. Wala namin. Alam na namin lahat ng message niyan. Ano ba ang use para isuli mo yan? Walang logic, di ba? Tapos, hindi talaga siya siguro pumapayag, no? Pag... may mag treasure hunter doon. Hindi nga niya alam, baka tayo pa mapagbintangan, kami pa mapagbintangan na naghukay doon eh. Hindi, alam niyo, fault niyo rin talaga yan. Kasi nga, let's say, hindi kayo mag-treasure hunter dyan. Unang-una, alam na ng treasure hunter, kung may bobong treasure hunter na maniniwala dyan sa ginagawa nyo, let's say, nagkaroon ng tangang treasure hunter na naniniwala dyan sa pinagagagawa nyo, kayo pa rin nasisisihin yan. Alam mo kung bakit? Kayo yung nag-flash ng message nyan eh. Kayo yung nag-translate nyan eh. Diba? Kayo yung dahilan kung bakit may magbubungkal ng lupa dyan. Eh, kahapon, kagabi nga lang kami nagpunta doon, tapos nagulat niya kami. Biglang, boss, ganun na lang. Sabihin mo kay Linyo, ilalagay ko na doon. Narinig man niya. sabihin mo kay Linyo, ilalagay ko na doon, sabi ni Baby Boss Amar. Narinig naman niya. Ginagawa niyo yung tanga yung sarili niyo. Sa totoo lang, hindi lang audience yung ginagawa niyo yung tanga, pati mga sarili niyo, ginagawa niyo rin tanga. Inyo, eh. Ilalagay ko na yung, isaulit ko na yung sulat po, ha? Ayan, isa sa ulit na po. Sige po, sige. Ibaon ko. Nonsense. Dito lang po. Ibaon ko ba? Nonsense. Diba? Walang sense. Nonsense. Dito, guys. Ha? Diba? Ako sinasabi, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi ako ganun katalino. Diba? Mamaya, tanungin mo ko sa mga ibang bagay. Alimbawa, bigyan mo ko ng computation, malay ko dyan, lalo na math. Problem solving, mahina ako dyan, pero hindi ako bobo. Hindi ako bobo enough na paniwalaan tong ginagawa nyo. Pwede ba? Pwede ba, Ghost Hunter 88, Baby Boss Amar, pwede ba? Ito pa, may isa pa dito eh. Ibabalik na po namin yung sulat ni Linya. Ito, kasi di ba sobrang pressure na sila siguro sa mga viewers nila diyan sa kayamanan na yan. Kasi alam nyo, dalawang bugok. Alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Alam nyo naman yung status ng kababayan natin. Lamang ang mga mahihirap sa atin at mga desperado na makaraos sa kada isang araw. Malaki sa kanila yan eh. Yung pag minimension nyo yung treasure na yan, syempre, di ba, hindi mo maiiwasang may maniwala, lalo't na mga influencer kayo. Dapat alam nyo yung responsibility ng isang influencer. Di ba? Ang technology ngayon ay hindi lang para sa mga mayayaman. Kahit mga katulad naming mahihirap. Di ba? Nakakapag-YouTube na kami. At na, pwede ka namin mapanood lahat ng kabulsita na sinasabi mo tungkol doon sa treasure na yan. Talaga mag-i-interest kami. Kaya gano'n, napipressure na kayo siguro na marami ng maraming nanonood sa inyo na gusto nyong hukayin yan at ipamigay nyo yung kayamanan na yan. At saka, yun sa viewers din natin, no? Ayan, lahat ng mga... Diba? Dito, nagda-damage control na kayo sa part na to. Gumagawa kayo ng paraan para mawala na yung interest ng mga tao dyan sa treasure na kinalat nyo. Dyan sa bato na pinukpok nyo sa ulo nyo. Diba? Viewers ito, no? Nasabi na ipahukay. Guys, delikado po yung buhay namin. Meron na... Diba naman kasi another red flag, ano? Para sa mga delikado ang buhay namin. Kundi man naman kayo mga bobo talaga, in the first place, dapat inisip nyo na yan bago nyo winigayway yung letra ng duwende. Diba? Alam nyo kasi, dahil atat-atat kayo magkaroon ng content, inano nyo, sinubo nyo kagad sa YouTube. Diba? Yung invento nyo. O sino nahihirapan, di kayo din ngayon. Diba? Hanap dito sa todo amin. Paliwanag kayo, todo gawa kayo ng paraan para mawala ang interest ng mga manonood dyan sa leching kayamanan na yan na dinaldal nyo. In the first place,
Kung ayaw niya, dapat hindi niyo na dinaldal yan. Hindi ano, sasakyan ko kayo, doon ko kayo pupuntahan sa punto na halimbawa totoo yan, di ba? Dapat pagkadating sa kayamanan, alam niyo naman dapat kung paano itrato yan eh. Di ba? Let's say totoong may kayamanan, huwag niyo na i-broadcast sa public. Di ba? Teacher yang kasama mo, wala bang utak yan? Sa mga ganyang bagay, ikaw naman. Di ba? Alam ko, hindi, sa totoo lang ano, hindi ako nambubola, sa totoo lang, feeling ko naman, sa totoo lang ha, feeling ko lang, matatalino naman kayo eh, sa totoo lang eh. Hindi ako nambubola. Di ba, nasasabihan ko kayong bobo minsan, or tanga, or ano, expression lang yon. Diba? Halimbawa, katulad nung paliwanag ko do sa una, kapag sinabi ko kasi putang ina mo, hindi naman nangangahulugan na puta talaga ang nanay mo. Expression lang 'yon. 'Di ba? Kaya ako nasasabing bobo tanga kasi nga kayo mismo 'yung nagbabanggaan. 'Di ba? Parang anong nangyayari ngayon, sinisisi niyo pa 'yung audience na pinipilit kayo maghukay. Eh kayo naman ang naglabas niya ni. 'Di ba? Napaka-lame lang talaga ng ano niyo, ng ano niyo, anong tawag dito? Nang damage control na ginagawa nyo sa ginawa nyo. Kayo na bahala. Intindihin nyo po kami. Kasi mayroon din nagsuggest na hukayin. Diba? Hindi nyo masisisi yun. Kasi nga, unang-una, baka yung nagsuggest na yun, nangangailangan din. Tapos kayo, ganyan din ang dinadaldal nyo. Di pa nga lang yung na-upload, tapos biglang may naghahanap na eh. Ayan. Sino siguro ba, sino sisisihin yung mga ano? Yung mga viewers nyo pa, sisisihin nyo? Sira din palang tuktok nyo eh. O ito ha, may itatanong daw si ano, si Go Center 88 kay Linyo. Alinyo? Ito yung pinakatanga na ginawa mo. Actually, ginawa mong evil si Linyo dito eh. Ginawa mong masama si Linyo dito. O pakinggan nyo ha. Kasi ito na lang yung tanging paraan na naiisip nila para tigil-tigilan nyo na yung kayamanan na yan. O, pakinggan nyo. Pag nakuha namin yung kayamanan, no? Wala bang kapalit? Meron daw kapalit, sabi ni Linyo. So, ang image pala ni Linyo ngayon, mapanlin lang. Diba? Dinideceive lang pala kayo. Evil pala yan eh. Diba? Akala ko ba tumutulong yung Linyo na yan, ng bukal sa kalooban, yung pala may kapalit? Sinasabi nyo lang kasi yung may kapalit na yan para hindi na kayo ipursigi ng mga tao. At wala na mag-interest dyan sa kabullshitan nyo. Diba? Hindi kayo nag-iisip ng gagawin yung dahilan. O ngayon, ginawa nyo masama si Linyo. May kapalit daw. So, naghihingi pala ng kapalit niya si Linyo eh. At yan ay, alam naman natin ano ba yung mga naghihingi ng kapalit. Mga demonyo yan eh. Yung ganyan. Diba? Tapos ito ba? Natawa pa ako dito eh. Bakit hindi mo nasabi yung pagkuha ko ng papers, no? Diba? Dinidefy yung sarili nilang logic. Diba? Kung may kapalit pala yun, nasa sulat dapat doon. Natanong niya tuloy si Linyo. Bakit hindi mo sinulat doon? Yung na may kapalit pala pag kinuha. Diba? Kasi sila mismo sa sarili nila yung ginagawa nilang dahilan nabubullshitan din sila. So sila rin ang sumasagot dun sa katanungan ng sa mga potential na maging tanong sa kanila. So play natin, ano ba yung dahilan? May kapalit pala. Ano pang kapalit po? Guys, sabi niya guys, hindi pa daw niya alam. Amo, hindi. Pwede ba yun? Ibibigay ko sa iyo yung isang bagay tapos hindi ko alam kung ano yung kapalit. Hindi mo lang talaga kasi masabi. Ano yung kapalit? Buhay ba? Or buhay ng minamahal mo? Or buhay ng kung sino? Usually yan lang naman eh, sa folklore eh. Diba? May buhay na kapalit minsan. Diba? So hindi mo lang talaga masabi ngayon kasi nga, iniiwasan mo rin na maging evil si Linyo. Diba? Hindi, alam nyo, serious talk tayo mga ano. Huwag kayong magagalit sa akin. Diba, tinuturuan ko kayong gumamit ng utak. Diba? Hindi, actually, kaya nyo namang ano yun.
ay, let's say, erase, ano, baka sabihin nyo naman, sobrang talino ko. Hindi, alam ko, kayo mga nakikinig sa akin, alam ko matatalino kayo. Alam ko kung ba't nasabing matalino, nakakapag-type kayo eh. Nakakapag-comment kayo sa akin eh. Kapag ka binabash nyo ako sa video ko, alam ko matalino kayo, may reasoning kayo eh. Pero dito sa kagaguhan nitong dalawa na to, hindi nyo nakahalata. Diba? Hindi nyo nakahalata na ginagago kayo. Bibigyan sila ng pera ng isang mabuting duwende tapos yung pala may kapalit. Tinatanong yung kapalit, hindi daw alam. Eh di tanga! Bago ka makipagpalit sa isang bagay, dapat alam mo na yung kapalit. Diba pa, parang ganito yan eh, no? Magti-trade tayo, magbabarter tayong dalawa. O, yung kalabaw mo pare, papalitan ko ng... Anong papalit mo? Hindi ko alam. Pero inaano... hinahain na sa'yo yung ano yung binibigay mo. Diba? Pero hindi niya lang alam kung ano yung... Pwede ba, men? Pwede ba? Pwede ba? Gamitin niyo yung utak niyo naman dito. Ginagago kayo nitong dalawa na to. Ginagago kayo. Sige, magalit kayo sa akin. Diba? Kapag nagalit kayo sa akin, hinahayaan niyo lang maging bobo kayo. Hinahayaan niyo lang gawin kayong bobo nitong dalawang to. Anyway, yung mga nakikinig sa akin, ano, mag-comment kayo. Sige, kahit anong, ano. Hindi, baka mali ako, di ba? Ipaliwanag nyo sa akin yan. Ipaliwanag nyo sa akin. Hindi, baka mali yung pagkakaintindi ko. I will accept kung mali ako. Di ba? I-correct nyo ako. Mag-comment kayo sa baba kung mali yung sinasabi ko tungkol sa panggagago na itong dalawa sa inyo. Sige, comment kayo sa baba. Hihintayin ko, ha. Di ba? Willing akong i-correct. Diba kung mali ang pagkakaintindi ko na ginagago kayo ni Baby Boss Samar at Ghost Hunter 88. Sige. Maraming salamat po. Paki-comment na lang po sa baba. Bye-bye. Tama na mas marami ng mulat. Ibaba pekimbang ko, tama na ang pagbubuhat. Ilang beses mang patawarin ka.